Hello guys! So, kamusta kayo? Ngayon guys, gumawa ako ng banana bread since marami akong bananas. So, ayan. So, tatlong molder yung ginamit ko guys kasi mag-imbento ako ng tatlong flavor ng pampatamis. So, ayan. So, yung isa ginamitan ko to ng brown sugar, yung isa naman dates, syrup, at yung isa honey. So, ayan. So, ito guys. So, prepare lang natin ang ating lahat ng gagamitin ingredients. So, ayan. Para tuloy-tuloy yung ating pagbibake. So, ang ginamit ko ditong banana, guys, is malalaki siya. So, sa bawat molder ko, sa bawat mixture, dalawa ang aking ginamit. So, pag regular sizes na banana ang gagamitin nyo, guys, maybe 3 to 4 bananas na overripe, mas masarap. So, ito lang aking ginamit. Ayan. Yung lakatan dito sa Middle East na size XL. So, ayan guys. Mamash lang natin ang ating bananas. So, after that, ayan. Pagpino na siya. Ito namang ating almond nuts. So, medyo tinoast ko lang siya sa konting butter. Then, pagkatapos, slice ng maliliit. So, ayan. Then, itong aking mixed nuts, hindi ko natin toast. Ayan. So, yan lahat ang aking gagamiting mga ingredients, guys. Ayan, kompleto na. So, ready na tayo mag-mix ng ating mixture. So, ito ay beat lang natin ang ating egg with sugar. Ayan. So, hindi masyadong brown na brown ang ginamit kong sugar dito. Ayan. So, pagkatapos, ilagay natin ang ating olive oil. Then, ang ating mix na salt and baking soda. Ayan. So, pagkatapos, ayan, while mixing thoroughly, ilagay natin ang ating yogurt. So, healthy ito siya, guys. Dahil may yogurt. So, ayan, nakakadagdag din to ng lasa. So, ayan, lagyan na natin ang ating flour ng dahan-dahan. So, pag nag-mix na kayo ng flour at ang ating ground cinnamon, guys, medyo low speed na lang ng mixer. Then, kapag imimix na natin ang ating banana, hindi na tayo gagamit ng mixer. So, gagamit na lang tayo ng spatula. Ayan. Then, imimix lang natin siya ng pa-folded style. Ayan. Then, ilalagay na rin natin ang ating mixed nuts. Ayan. Then, ang ginamit ko pala dito guys is yung plain na chocolate chips. Kasi doon sa isang mixture ko, gagamitin ko is chocolate chips na cinnamon flavor. Ayan. So, ayan, pagkatapos guys, set aside muna natin. Mamaya natin pagsabay-sabay ilagay sa molder. So, ito, punta muna tayo sa pangalawang mixture. So, dalawang egg ulit. Then, bibit lang natin. At nagdagdag ako ng vanilla essence. Ayan. So, ang pampatamis natin gagamitin dito sa pangalawang mixture, guys, is yung date syrup. So, ayan. Masarap to siya, guys. And then, ang kakalabasan niya, yun na yung pinaka-dark. So, ayan. Naglagay na rin ako sa kanya-kanyang mixture na raisins and ng ating nuts. So, ayan na. I-fold lang natin ng dahan-dahan. So, ito na guys. Ready na natin ilagay sa oven itong mga to. So, napaint ko na yung oven namin doon ng 180 degrees. And, ibibake natin siya ng 35 to 40 minutes. So, ito pala guys yung pangatlong mixture ko yung ginamitan ko ng honey. Ayan. So, ito guys, maputi ito siya kasi honey lang tsaka ano, wala siyang cinnamon. So, ayan. Sinalan ko na yung isa dito, yung dalawa sa isang oven. So, after 40 minutes guys, ganyan na ang kanyang hitsura. Ayan. Yung dalawa na yun guys, may cinnamon kaya dark ang color. So, ayan. Flip na natin dito. Medyo mainit-init pa kasi gusto nang kumain ng nag-order nito. So, ayan. Ito yung may brown sugar at tapos may cinnamon. So, ang bango.
So, ito naman guys, yung may honey and wala siyang cinnamon. Kaya yan, parang Filipino style. Ayan, para sa amin to guys. So, mabango siya kasi may honey. So, ito naman yung pinaka-dark sa lahat guys, yung may dates. So, ayan, slice na natin yung isa. Yung may brown sugar kasi gusto nang kumain ni nanay namin. So, ayan. Ayan, kaya itsura. Para sa bakery lang. Then, itong pinaka-dark, ito yung may dates na syrup. So, ayan. At ito naman, syempre, yung para sa amin. Ayan. So, brown complexion, guys. Pinoy na Pinoy ang lasa. Walang cinnamon. So, ayan. Diba? Ang sarap. Ang bango. So, thank you so much for watching, guys. Love you all.